Okay, mga bossing, eh. So, magandang araw sa inyo. So, for today's video natin, ayan, sa mga nagtatanong sa ating unang motor, ayan, andyan lang yan sa ating loob na ating bahay. Grabe, ayan, oh. Gabok na ang ating unit. So, nagpinasok na ito, linis na linis. Ayan. So, ngayong araw na to, simula kasi nung bagong taon nung napa-stock siya dyan. Kasi nga, hindi na natin nagagamit. Yung minyo lang, lagi yung nagagamit natin. So, simula nung napatambak to dito nung bagong taon. Ayan. So, ngayon ko lang ulit siya paanda rin. Ayan. So, ito nga yung kanya carburetor. Tinanglog ko muna dahil, ayan. So, pinalta natin ang float bowl. Ayan. Transparent float bowl. Ayan. So, pinalta natin ito. Then, ayan nga. Meron akong pagkakataon ngayong araw. So, ilalabas ko siya para mapandaran. Ilinis ako na lang din ulit. So, possible, gamitin ko lang din muna. Kasi sayang naman yung registro niya. Nakaregistro po siya hanggang August. Okay, so, ayun. So, labas natin itong mga bossing. At paanda rin din lahat. That's me. Let's be fun. Okay, so ayan o, bossing, nalabas na nga natin yung ating unit dito sa labas na ang bahay. So ngayon ay ikakabit ko na itong ating carburetor. So, beginning dito na sa ating carburetor, mga bossing, wala naman tayo may pinaltan dito sa carburetor natin. So, itong carburetor na ito, mga bossing, pang Honda TMX155. So, tayong pinaltan ko lang dito is yung kanyang pinaka spring. Kasi masyadong matigas kasi itrotter yung kanyang standards na spring doon sa kanyang pinaka-piston. Then, ayun nga, yung pampaganda lang na konti para dito sa kanyang float bowl. Ayan, yung transparent, yan lang yung pinalitan natin. The rest, wala po tayong pinalitan. At about sa J-Tings, ayan, may nagtatanong kasi kung pinalitan daw ba ng J-Tings. Ayan, so wala po tayong pinalitan about sa J-Tings. So, about naman doon sa ating manifold, mga bossing, ang ginamit po natin dyan is yung manifold na Panty MX-155 pa rin. So, ang ginawa lang natin is pinatulan lang natin siya sa gitna. Then, eh, kung makikita nyo, medyo masikip siyang ikabit. So, mas maganda yon kasi siguradong pit na pit yung ating mismong manifold doon sa manifold din ang ating standard na susukritan dera. So, pit na pit yan dyan, mga bossing, at all good chain dyan. So, ang ano lang dito is yung kanyang pinaka-hose ng ating lasa filter. So, kung mapapansin nyo, wala po siyang filter at naka-open carb po tayo. So, ayan, nakikabit na natin, mga bossing, pit na pit yung ating carburetor dito sa ating manifold. Scrook na scrook lang yan dyan, mga bossing, wala kalugalog. At siguradong pit na pit din ayan nga, yung pinalta natin, ayan, lagyan na natin ng gas. So, ang ganda niya tingnan, mga bossing, kita-kita yung pag-flow ng gas sa loob. So, makikita ko rin dahil nga lagi siya naka-stack. So, makikita ko yung sitwasyon ng ating carburetor kapag ka naka-stack niyo ate. So, malalaman ko kung meron po ba siyang gas or wala na. Okay? So, ayan, puno-puno na yung ating gas. So, malalaman ko rin kung tama ba yung flow ng ating floater kung nasa level. Kasi baka mamaya mag-overflow. So, sunod naman natin is yung battery. Ayan yung battery natin, mga bossing. So, meron talaga tayo dito yung charger dito sa bahay. Kasi itong battery na ito, mga bossing, ginagamit din namin ito dito kapag ka nagkakaroon ng brownout. So, ilalagay rin natin ito dito. So, hindi po ito yung original na battery. So, ilalagay ko lang ito dito para mas madali ko siya mapandar. Mga pag-supply agad siya ng 12 volts doon sa kabuuan ng wiring ng ating unit. Okay? So, medyo mahina na itong battery na ito. So, ang gagawin ko ay sipa-sipa lang muna at hindi ko po porsahin yung pagpapandar. So, sipa at aantayin ko lang siya umandar. Okay? So, ito ang bossing, testingin natin. Thank you.
ang RD natin, si Suzuki Thunder. Ayan, so nakakamiss naman yung kanyang tunog. So, open pipe pa nga pala ito mga bossing. Wala pa yung kanyang pinaka-canister kasi ito ay inanabrice na nga natin ay bagong taon. So, pinamit natin siyang paputok ng bagong taon.